Ikalawang kronika. Ang paghahari ni Hezekiah sa Huda. Ika-29 na kabanata. Si Hezekiah ay 25 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 29 na taon. Ang ina niya ay si Abijah na anak ni Zacharias. Matuwid ang ginawa ni Hezekiah sa paningin ng Panginoon, katulad ng ginawa ng ninuno niyang si David. Sa unang buwan ng unang taon ng paghahari niya, pinabuksan niyang muli ang mga pintuan ng templo ng Panginoon at ipinaayos ito. Ipinatawag niya ang mga pari at ang mga levita at pinatipon sa loob ng bakuran sa bandang silangan ng templo. Sinabi niya sa kanila, "Pakinggan niyo ako, kayong mga levita. Linisin ninyo ang inyong mga sarili ngayon at linisin din ninyo ang templo ng Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno. Kunin niyo sa templo ang lahat ng bagay na itinuturing na marumi. Hindi naging tapat ang ating mga ninuno. Masama ang ginawa nila sa paningin ng Panginoon na ating Diyos at siya'y kanilang itinakwil. Pinabayaan nila ang kanyang templo at siya'y kanilang ang tinalikuran. Isinara nila ang mga pintuan sa balkonahe ng templo at pinatay ang mga ilaw. Hindi sila nagsunog ng insenso o nag-alay ng mga handog na sinusunog sa templo para sa Diyos ng Israel. Kaya nagalit ang Panginoon sa Huda at sa Jerusalem. At dahil sa kanyang parusa sa atin, pinandirihan, kilutya at minaliit tayo ng mga tao, gaya ng inyong nakikita ngayon. Namatay ang mga ninuno natin sa labanan at binihag ang ating mga asawa at anak. Pero ngayon, desidido akong gumawa ng kasunduan sa Panginoon, ang Diyos ng Israel, para mawala ang matindi niyang galit sa atin. Kaya mga minamahal, huwag na kayong magpabaya. Kayo ang pinili ng Panginoon para tumayo sa kanyang presensya at para maglingkod at maghandog. Kaya nagsimula sa paggawa ang mga levita. Sa pamilya ni Kohat, sina Mahat na anak ni Amasai at Joel na anak ni Azariah. Sa pamilya ni Merari, sina Kish na anak ni Abdi at Azariah na anak ni Jehalelel. Sa pamilya ni Gershon, sina Jowa na anak ni Zima at Eden na anak ni Jowa. Sa angka ni Elizaphan, sina Shimri at Jeyel. Sa angka ni Asaph, sina Zacharias at Mataniah. Sa angka ni Heman, sina Jehiel at Shimei. Sa angka ni Jedutun, sina Shemaya at Uziel. Tinipo nila ang kanilang mga kadugong levita at nilinis nila ang kanilang sarili. Nilinis din nila ang templo ng Panginoon ayon sa iniutos ng hari. Sinunod nila ang sinabi ng Panginoon. Pumasok ang mga pari sa templo para linisin ito. Inilagay nila sa bakura ng templo ang lahat na kanilang nakita na kagamitan na itinuturing na marumi at dinala ito ng mga levita sa lambak ng Kidron. Sinimulan nilang linisin ang templo sa unang araw ng unang buwan at ng ikawalong araw, umabot sila sa balkonahe ng templo. Ipinagpatuloy nila ang paglilinis sa loob pa ng walong araw at natapos nila ang paglilinis ng 16 na araw ng buwan na iyon. Pagkatapos, pumunta sila kay Haring Hezekiah at sinabi, "Mahal na Hari, nalinis na po namin ang buong templo ng Panginoon, pati ang altar na pinagsusunugan ng mga handog na sinusunog, at ang lahat po ng kagamitan nito, at ang mesa na pinaglalagyan po ng tinapay na inihahandog, at ang lahat ng kagamitan nito. Naibalik na rin po namin ang lahat ng kagamitan na tinanggal ni Haring Ahaz ng mga panahong hindi siya naging matapat sa Diyos. Nilinis na po namin ang mga ito at handa ng gamitin. Naroon na po ang mga ito ngayon sa harapan ng altar ng Panginoon." Kinabukasan, maaga pa'y tinipon na ni Haring Hezekiah ang mga opisyal ng lungsod at pumunta sila sa templo ng Panginoon. Nagdala sila ng 7 toro, 7 lalaking tupa, 7 batang tupa, at 7 lalaking kambing bilang handog sa paglilinis para sa kanilang kaharian sa templo at sa mga mamamayan ng Huda. Inutusan ni Haring Hezekiah ang mga pari na mula sa angka ni Aaron para ihandog ang mga iyon sa altar ng Panginoon.
Kaya kinatay ng mga pari ang mga toro at iwinisik ang dugo nito sa altar. Ganoon din ang ginawa sa mga lalaking tupa at sa mga batang tupa. Ang mga kambing na handog sa paglilinis ay dinala nila sa hari at sa mga tao, at kanilang ipinatong ang kanilang mga kamay sa mga kambing. Pagkatapos, kinatay ng mga pari ang mga kambing at ibinuhos ang dugo nito sa altar bilang handog para sa paglilinis ng kasalanan ng lahat ng mga Israelita. Sapagkat nag-utos ang hari na mag-alay ng mga handog na sinusunog at mga handog sa paglilinis para sa lahat ng Israelita. Pagkatapos, nagtalaga si Hezekiah ng mga Levita sa templo ng Panginoon na may mga pompyang, alpa at mga lira. Ito'y ayon sa utos ng Panginoon kay Haring David sa pamamagitan ni God na propeta ni David at kay propeta Nathan. Umuwesto ang mga Levita na may mga instrumento ni Haring David at ang mga pari na may mga trumpeta. At nag-utos si Hezekiah na ihandog sa altar ang mga handog na sinusunog. Habang naghahandog, umaawit ng mga papuri sa Panginoon ang mga tao na tinutugtugan ng mga trumpeta at iba pang mga instrumento ni Haring David ng Israel. Ang buong kapulungan ay lumuhod sa pagsamba sa Panginoon habang umaawit ang mga mangaawit at nagpapatugtog ang mga taga-trumpeta hanggang sa maialay ang lahat ng handog na sinusunog. Pagkatapos ng paghahandog, lumuhod si Haring Hezekiah at ang lahat ng kasama niya at sumamba sa Panginoon. Nag-utos si Haring Hezekiah at ang kanyang mga opisyal sa mga Levita para purihin ang Panginoon sa pamamagitan ng mga awit na ginawa ni Haring David at ni Asaph na propeta. Kaya umawit sila ng mga awit ng pagpupuri na may kagalakan habang nakayuko sila sa pagsamba sa Diyos. Pagkatapos, sinabi ni Hezekiah, "Ngayong naihandog niyo na ang inyong sarili sa Panginoon, magdala kayo ng mga handog, kasama ang mga handog ng pasasalamat sa templo ng Panginoon." Kaya nagdala ang mga tao ng mga handog na ito sa templo ng Panginoon, at ang iba ay kusang loob na nag-alay ng mga handog na sinusunog. Ang bilang ng mga handog na sinusunog na dinala ng mga tao ay 70 toro, 100 lalaking tupa, at 200 batang tupa. Nagdala rin sila ng iba pang mga handog na 600 toro at 3,000 tupa at kambing. Pero kakaunti lang ang mga pari na nagkakatay ng mga hayop na ito. Kaya tumulong sa kanila ang mga kamag-anak nilang Levita hanggang matapos ang gawaing iyon at hanggang sa dumami na ang mga pari na naglinis ng kanilang sarili. Sapagkat mas matapat pa ang mga Levita sa paglilinis ng kanilang sarili kaysa sa mga pari, napakaraming handog na sinusunog pati mga taba ng mga hayop na inihandog para sa mabuting relasyon at mga handog na inuming inialay kasama ng mga handog na sinusunog. Sa ganitong paraan, muling naibalik ang mga gawain sa templo ng Panginoon, labis ang kagalakan ni Hezekiah at ng mga tao sa tulong na ginawa ng Diyos. Dahil dito'y nagawa nila ang lahat ng ito ng mabilis.